Trojan War, ang digmaan sa pagitan ng mga Griego at ng kaharian ng Troy. Isa sa pinakakilalang labanan sa kasaysayan na humubog sa pananaw ng marami hinggil sa kultura, relihiyon at militar ng bansang Griego. Kasama sa kwento ang nakabibighaling babae na si Helen of Troy at ang paggamit sa tanyag na Trojan Horse. Ngunit marami ang nagsasabi na ang istorya ay hindi totoo. Kung ganun, bakit may mga nahukay na pruweba na nagpapatunay sa kaharian ng mga Trojans? Kung nais mong lumawak pa ang iyong pag-iisip at lumalim ng lubusan ang iyong pangunawa, himayin natin ang kasaysayan at sama-sama nating halongkatin ang sagot sa katanungang, totoo ba? Ano ang Trojan War? Nangyari ang labanan noong mga taong 12th century BC, panahon ng tinaguriang Late Bronze Age, kung saan nakagawian na ang paggamit sa tanso. Ito ay sinalaysay ng tanyag na Griyegong puweta na si Homer noong mga taong 8th century BC. Nagsimula ang istorya sa isang prinsipeng nagngangalang Paris, anak ni Haring Priam ng kahariang Troy. Nung ang lalaki ay bumisita sa lugar ng sinaunang Sparta, namataan nito ang isang nakabibighaning babae na si Helene, ang pinakamagandang nilalang sa balat ng lupa noon. Ngunit ang maladyosang babae ay asawa ng hari ng Sparta na si Menelaus. Sa hindi inaakalang pangyayari, bago matapos ang gabi ng pagdiriwang, nagtagpo ang dalawa at namulat si Helene sa kaharian ng prinsipe. Dito, tinawag itong Helen of Troy. Siyempre, ikinagalit ni Menelaus ang kinahinatnan ng kanyang asawa at ang ginawa ni Paris. Ito ang pinagsimulan ng 10 taong Trojan War. Upang maibalik ang kanyang asawa, humingi si Menelaus ng tulong sa kanyang kapatid na si Agamemnon, hari ng Mycenae, isang lupain sa bansang Griego. Pinadala ang sobra sa 1,000 barko patungo ng Troy, mga 380 kilometro ang layo, mula sa Maynila hanggang Boracay. Sa loob ng 10 taong giyera ng dalawa, hindi nakapasok sa kaharian ang mga Griego. Ayon sa mga ulat, bihasa ang mga Trojan sa sibat at espada. Ganon din naman ang mga hoplites ng Griego, kaya halos patas ang labanan. Hindi rin nakagawian ng mga sundalo ni Agamemnon ang paggamit ng pana sa giyera. Ayon kay Diomedes, isa sa mga bayani ng Athens, ang pana raw ay gamit ng mga duwag na walang galing sa labanang panlalaki. Sa init ng labanan, halos matalo ng mga Trojans ang hukbo ni Agamemnon at napaurong ang mga Griego pabalik sa kanilang mga barko. At sa 10 taon ng digmaan, marami ang nasawi sa pagitan ng dalawang hukbo, lalo nang naginit ang mga Griego dahil sa matagal na pagkawala ni Helene. Upang matigil na ang labanan, hinamo ni Menelaus si Paris sa isang mano-mano. Kung sino ang magwagi sa dalawa, ang siyang nararapat na lalaki para kay Helene. Dala ang espada, sibat at panangga, ang dalawa ay nagpalitan ng bigwas, bira at ilag. Ngunit sa bandang huli, walang natalo. Ganon din naman ang nangyari sa mano-mano ni Ajax ng mga Griego at ni Hector, isa pa sa mga anak ni Haring Priam, patas lang ang laban. Ganon pa man, sa loob ng 10 taon, marami pa rin ang namatay, kasama ang kampiyon ng mga Griego na si Protesilaus
at ang magiting na sindalo na si Patroclus at iba pa. At sa isang duelo, sinigurado patayin si Hector at kalad ka rin ang bangkay nito hila ng isang karwahe. Patuloy na napigil ng mga Trojans ang pagpasok ng mga Griego sa Carian. Hanggang sa isang gabi, ang pangkat ni Agamemnon ay umatras mula sa Troy. Noong oras na nawala ang mga Griego, kinatuwa ng mga Trojans ang pag-atras ng mga kalaban at ang paniniwala na hindi na muling magbabalik pa ang mga ito. Iyon ang akala nila. Ganon din naman ang ligaya ni Paris at marahil ni Helene na ang kanilang pagsasama ay walang hanggan. Sa harap ng kaharian, nag-iwan ng tila regalo ang mga Griego. Isang higanteng kabayong gawa sa kahoy. Bagamat nangamangha ang mga taga-Troy sa nakita sa labas, nagsimula ang pagdiriwang sa kanilang inakalang pagkapanalo laban sa magigiting na Griego. Subalit sa gitna ng kasiyahan, isang peligro naghihintay ng magandang pagkakataon. Dahil ang nasa loob ng higanteng kabayo ay mga sundalo. Sa tamang oras, bubuksan ng mga nito ang entrada ng kaharian. Halos walang laban ang mga Trojans sa pagpasok ng mga Griegong nagtago lamang pala sa kabila ng dalampasigan. Pumutok ang 10 taong pagkikimkim ng sama ng loob ni Menelaus at Agamemnon. Marahas at madugo ang pagpaslang sa mga naroroon. Hanggang sinunog ang buong kaharian at hindi na muling nagisnan ang Troy. Ang Trojan War ay naging sanhi ng debate at pagtatalo ng mga archaeologists at mga eksperto kung ang kaganapan ay totoo o hindi. Kaila sa marami na ang tunay na kwento ni Homer hinggil sa Troy ay hindi talaga digmaan sa pagitan ng mga Griego at mga Trojans, subalit labanan at paligsahan ng mga Diyos. Ginamit lamang ng mga nito ang mga tauhan sa istorya. Batay sa salaysay ni Homer sa kasulatan ng Iliad at Odyssey, nagsimula ang istorya ng Trojan War sa isang pagandahan ng mga diyosa. Nung napili ni Paris, prinsipe ng Spartan, si Aphrodite, diyosa ng pag-ibig at kagandahan, bilang pinakamagandang diyosa sa lahat, iniregalo nito sa prinsipe ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Walang iba kung hindi si Helene. Sa panghikayat ng diyosa, nagtungo si Paris sa Sparta at doon nakilala nito si Helene, anak na babae ng diyos na si Zeus. Nung lumusob ang magkapatid na sina Menelaus at Agamemnon sa Troy, sinama ng mga nito si Achilles, ang pinakamagaling naman dirigma sa lupain, anak ni Thetis, diyosa ng karagatan. Sa loob ng 10 taon, hindi napasok ng mga Griego ang kaharian dahil ang mga dingding nito ay ginawa pala ng 2 diyos na si Poseidon at Apollo. Kaya naman tumagal ng 10 taon ang labanan ng dalawa dahil ayon sa kwento ni Homer, ang digmaan ay minanipula ng mga Diyos. Katulad ng mano-mano ni Menelaus at Paris, dahil sa pakikialam ng Diyos ang si Aphrodite, walang nagwagi sa dalawa. Sa tulong ni Zeus, nilusob ng mga Trojans ang kampo ng mga Griego at muntik nang matalo ang hukbo ni Agamemnon. Sa isang pagkakataon, hinikayat ng Diyos na si Poseidon ang mga Griego na magpatuloy sa kanilang pakikipaglaban nung ang mga ito ay nawawala na ng pag-asa. Sinuportahan naman ng Diyos na si Apollo ang mga Trojans na paurungin sa dalampasigan ang mga Griego. Tinulungan din ito si Hector na patayin si Patroclus. Ang dahilan kung bakit sumaling muli si Achilles
sa grupo ng mga Griego. Matapos ang kini ni Agamemnon, ang babaeng si Briseis. Ang pagbabalik ni Achilles ay nagdulot ng pagkatakot ng mga Trojans dahil dala nito ang mga armas na gawa ng Diyos na si Hephaistos. Namatay si Achilles dahil tinuro ng Diyos na si Apollo kay Paris kung paano patayin ito, ang pagpana sa kanyang paa, ang parte na hindi na itubog sa tubig nang walang kamatayan. At ang tanyag na higanting kabayo o ang Trojan horse ay nagawa lamang sa direksyon ng matalinong diyosa na si Athena. Ito ang mga dahilan kung bakit sinasabi ng marami na hindi raw totoo ang Trojan War. Ayon sa history.com, noong 1870, nahukay sa lugar ng dating kaharian ng Troy ang mga labinang bangkay at mga nawasak na gusali mula sa panahon ng 1180 BCE, tugma sa mga taon ng Trojan War. Sabi naman sa ancient history, nahukay daw sa lugar ang mga tansong palaso, sibat, saltik at dingding na sinuportahan na tila inihanda raw para sa isang labanan. Ang sabi naman sa Live Science na naniniwala ang mga Romano na ang mga nakaligtas sa gera ng Troy ay lumisan papunta sa Italia at di umano naging mga ninuno ito ng sinaunang Romano. At ayon sa Discovery, marahil totoo ang syudad ng Troy pero hindi ang higanting kabayong gawa sa kahoy. Kaya naman mayroong mga naniniwala na totoo ang lugar ng Troy na ngayon nasa itas ng bansang Turkey, subalit ang 10 taong labanan o ang Trojan War na kinasangkutan ng mga Diyos-Diyosa ng Griego ay medyo nahaluan na ng mga sari-saring kwento. Totoo man o hindi ang giyera, ang istorya ay kinamamangha ng marami. Anong aral ang mapupulot sa Trojan War? Nagsimula ang gulo dahil sa maling pagnanasa ng isa na nagdulot ng pangangkin ng hindi sa kanya. Kaya imbis na mainggit sa pag-aari ng iba, hindi ba mas mabuti kung magsipag at magtiyaga upang makamta ng pinapangarap. Sa ganito, maiiwasan ang gulo. Narinig mo at nasaksihan ang mga patunay hinggil sa labanan ng Trojan War. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ang iyong pangunawa. Tandaan, ang katotohanan, ibon man ang malalim, ito'y mahuhukay din. Totoo nga ba ang istorya ng Trojan War o hindi? Ano sa palagay mo? Ikaw ang humusga. Mayroong mga naniniwala at mayroon din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba?